ang simbahang Barasuin. Maaring naririnig natin o napag-aralan na. Ngunit, bakit nga ba ito tanyag? Bakit naiiba sa iba pang simbahan? Ano nga bang kasaysayang ang nakabalot dito? Ang simbahan ng Barasuin ay makikita sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Malapit lamang ito sa Kalakhang, Maynila. Kung tatansyahin, mga isang oras lamang ang biyahe. Ang simbahang ito ay kilala bilang Kandang Demokrasya sa Asia o Cradle of Democracy in Asia dahil sa dito ginanap ang pagtatag ng unang republika ng Pilipinas at ang Pilipinas ang unang republika sa Asia. Bukod doon, ginanap din dito ang pagsulat ng draft ng Malolos Constitution, ang ating unang konstitusyon, at dito rin ginanap ang inaugurasyon ng unang pangulong si Emilio Aguinaldo. Bilang dagdag, nanirahan din dito noong unang panahon si General Aguinaldo. Ito lamang ang mga impormasyong nababasa natin sa libro o sa internet. Ngunit, ano nga bang alam ng mga tao tungkol dito? Ano po yung nalalaman niyo tungkol sa kasaysayan ng simbahan? Itong Barasuin po kasi una-una, dito ang ginanap yung unang pangulo ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Tapos itong Barasuin, dinadayo ng mga turista. Nag-field trip, mga taga-ibang lugar, mga foreigner. Nagdayo tayo ng mga taga-ibang lugar, nag-field trip. Dito pa kasi nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang pangulo ng pangulo natin. Kaya naging makasaysayan po ito ang Barasuin. Saan niyo po natutunan? Dito lang sa mga matatanda rito, yung mga nagtatrabaho dyan sa mga. So, hindi niya po talaga alam? Hindi ko alam yan eh. Alala po. Sige po. Salamat po. Kuya, alam po ba kayo tungkol sa Barasuin Church? Kahit po konting-konti lang kung ano lang po yung kayo po, sarili po, hindi niyo po alam. Sarili niyo pong alam. Yung mga naririnig-rinig ko po. Ito po sa history niyan. Opo. Ayan, ginawang ano niya, no? Marco. Ano po? Ginawang story ka siya. Pumatay kay Aguinaldo. Po. Wala po kayong naririnig-rinig. Meron. Yung alam mo lang yan. Alam mo, ikaw marami kang alam yan eh. Ah. Doon kayo magtanong sa sakras na mayor namin. Hindi, yun nalalaman mo lang daw. Opo. Opo. Ano ba? Sige, magtanong kayo. Yan lang po. Kung ano po yung alam nyo kung sa simbahan? Ito eh. Yung unang ano rito, Paris Press, si Father Heron. Tapos eh, unang ginawa to, hindi ito ang original na ano, na Barasuin. Yung sa, ano lang dati, Kobulan siya dati. Okay. Tapos nasunog. Tapos nilipat siya sa, tinayo ulit dun sa may Tanalate. Tapos nasunog ulit, tapos tsaka lang inano rito na ano na. Kung ano lang po yung masasabi niyo tungkol po sa simbahan? Tungkol sa simbahan? Apa. Maganda naman, okay naman. Laki ng pinagbago. Simula na dumating si Mon. Apa. Laki ng binagbago itong simbahan. Laki ng pahirap sa amin. Po, salamat. Alam kung meron lang po kayong maibabahagi tungkol sa simbahan. Kahit ano lang po alam niyo. Kahit ano lang po talaga kung kanyari po yung naririnig-rinig nyo lang po. Maganda. Kaya maraming turista pumupunta. Hindi po ba kayo tinuruan dati kung anong naganap sa Barasuin? Ano yung yan yung inano yung mga revolution? Revolution po. Kung ano lang po yung
pwede niyo pong masabi tapos sa simbahan. Ah, okay naman siya na maraming pumupunta. Mama siya. Wala po kayong alam tungkol sa historia po? Historical. Pero di kailang yung haka-haka. Sabi na niya kasi, ang Maras Rain, eh hindi naman talaga ito ang tinatawag natin Maras Rain yun eh. Kaya na yung tinatawag na ano, Maras ng Swain. Yun ang ano nila nung araw dyan, paano nakasalita. Bakit po? Kasi nung araw, yung ilalim kasi noon, yung pinakailalim niyan, yun yung pinakakulungan ng araw ng kasina. Doon nila ay kinukulong ng mga tao na nahuhuli nila. Kaya tinagdang para sa soil. Ang saling bilang nasasabi tungkol sa simbahan ko. Ang simbahan ng Barasquin. Ngunit, ano nga ba ang totoong kasaysayan dito? Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa mga nangyari ilang daang taon na ang nakalipas? Ang nga pala ay si Brother Roger, si Siliano, isang sa Krista Mayor, dito sa simbahan ito, ang Tenerist. Ako po ay naglilingkod na rito ng 25 years. Noong last month ay na-awardan ako dito. Awardee ako ng basilika para sa 25 years na pagaling ko dito. Bilang ano po? Bilang Sacristan Mayor, the minister. Itong simbahan ng Barasquin, ito po ay kilalang-kilala sa mundo. Itong simbahan ng Barasquin ay pinupunta ng maraming mga tao dahil ay alam nila na maraming istorya ang simbahan. Una, ang pangalang Barasquin ay ito po ay nagmula sa litra ng baras ng Barasquin. Dahil noong mga panahon, itong simbahan ito ay kagubatan. Ang dumadaan lang dito sa lugar na ito ay drain. Yung sumasakay ang mga tao. Kakunti pa sa sakay. Noong ito ay punta ng mga Kastila, gustong sakupin, ay ang mga tao rito ay hindi nila napasok ng mga swain. Mga swain. Kaya sinabi ng mga Kastila na baras ng mga swain. Harapan sila, yung mga ulo niya, sa magagasabi ay sinabi ng baras swain. Ang simbahan ito ay itong pinakalang. Ito ay nakalagay sa Sangkong Piso. Makikita natin sa Sangkong Piso noong panahon. Pero ngayon, at nailipat ito ngayon sa 200,000 doon natin ito. Sa pamagitan ng mga kibisyo. Kaya pinakinggan ang banko. So, nilagay ulit sa at ang kasaysayan nitong simbahan ito ay dito na ganap ang mga pangyayari noong itatag nila ang Republika ng Pilipinas sa pamumuno ng Pangulo na si General Emilio Aguinaldo. Dito siya na nagpa. Dito siya nanumpa sa simbahan ito. Kaya ang simbahan ito ay bali dalawang pangulo ang nanumpa rito. Yung huling pangulo na nanumpa rito ay nung manalong presidente si Era, si Joseph Estrada. Dito siya nanumpa dahil si Pangulong Era Estrada ay buhay. Mga ninuno nila ay taga rito. Kaya ito ang tinuloy ng Shepard. At dito rin yung kalayaan na
sa Cavite, hindi na aprobahan to, dito pinagtibay sa Bulacan. Doon sa anim na sulok, doon sa Pancho na pinatawag na Gloria. Kaya pag may mga malalaking okasyon dito sa Bulacan, doon ginagawa ang Kapitulyo, ang munisipyo, dyan nila ginagawa sa Gloria. At itong simbahan ito ay naitapad, naitayo ito noong 1885 sa pamumuno ni Father Heron, na ang kanyang arkitekto ay si Macpay. At dati ito ay gawa sa mga kawayan, sa mga nipa, nipahat. Subalit ay nasunog, kaya noong paggawa noong 1885 ay iyan na yan, ang bato na malalaki. So, wala pang semento noon, kaya ang ginamit nila ay apo na saka yung klaro ng itlog. Next, at yan ang pinagamit ng sumat. So, yung Malolos Congress ay dito rin pinasinayaan noong September 15, 1915. Araw-araw ay pinupunta na po ng simbahan ito ng mga iba't-ibang eskwelahan, mga estudyante na galing sa iba't-ibang lugar. Pinupunta rito upang tingnan kung talaga anong itsura ng nababalita nilang Baraswal. No, bakit kilala sa mga pagpapasan natin ang kasaysayan ng Baraswain Church, tara na pumasok sa museo. Simbahan! Ang simbahan, kundi ang mga tao na marami ang mga kanilang
yaman ng ating pagkaysay at kultura, kung kaya dapat mabibigyan pangalagahan at ipalaganap.